Okay guys, 13 pieces na small banana, very ripe, i-roast po natin. Okay guys, ito ang ating mga ingredients. Ilalagay ko na lamang sa description box ang mga tamang pagkasunod-sunod ng mga ito. Salamat! Okay, 2¾ cup all-purpose flour sa lain. Ayan. Kaya natin sinasala ay para mawala ang mga lumps ng mga ito. ¼ teaspoon baking soda, 1/2 teaspoon salt, 1¼ teaspoon baking powder, 2¼ cups sugar, white, pwedeng gumamit ng brown kahit anong meron kayo sa bahay. At salain. Ngayon guys, batihin na natin ang ating 3 perasong malalaking itlog. Ang English ng itlog ay egg. At ang English ng malaki ay large. 1/2 cup plus 2 tablespoon canola oil, 1 tablespoon vinegar, 1 tablespoon water. Mix lang po natin yan hanggang sila ay makombine. Ayan, nagcombine na po sila at ilagay na natin ang ating kalahating tasa ng gatas. Evaporated po ang gamit ko. Ayan, halu-haluin lang po natin yan. At durugin natin ang ating ni-roast na saging. Oh, ang bango ng saging. Ang English ng saging ay banana. Ngayon po, natapos na nating durugin yung ating saging. Ipagsama na po natin ang ating mga wheat ingredients. Ipagsama-sama nyo po lahat yan. Madali lang po yan gawin. At haluin po natin ng maigi para makombine sila lahat. Tapos ilagay na natin ang ating wheat ingredients sa ating dry ingredients. Gumawa lang tayo ng hole dyan. Tapos ibuhos na natin dyan yung ating mga liquid. Tapos halu-haluin lang po natin yan. Sama-sama lang. At iwasan po natin na ma-overmix yan. Kasi pag ma-overmix yan, ay titigas. Puro po pala ang ating ginamit ay room temperature. Yung room temperature po natin ay ibig sabihin nun ay yung temperatura ng ating kusina. Tapos tatarin po natin yung ating kasoy. Kayo na po ang bahala kung gaano kalalaki. At ihanda na natin yung ating paper cup liner sa ating cupcake pan. At hayan na ang ating mga gamit. So, ayan nga po, dumakot na ako ng 1/4 cup yung aking yan, yung gamit ko, 1/4 cup yan. At tamang-tama po yan dun sa ating liner. Kasi 3/4 lang po ang taas niyan para may allowance po para hindi po siya umapaw pag ito ay umalsa na. Ayan.
Bibilisan lang po natin ang ating paglalagay. Ayan nga po ay naglagay na ako ng aking kasoy na dinurog. Nilagay ko na lang siya sa ibabaw ng ating cupcake para pag naluto po ay maganda po ang tingnan at may dekorasyon na. Ayan. Ayan, punuin lang po natin yan. At yung kasoy po pala ay sinangag-sangag ko muna sa dun sa ating kawali para medyo ma-brown-brown naman siya. At tinaktak ko po nga yan ng tatlong beses para po yung bubbles niya ay bumaba. Para pag naluto po siya ay wala pong bubbles-bubbles ang top ng inyong cupcake. Ayan, inano-ano ko po ng kutsilyo para mayroon ding kasoy sa ilalim. At isinalang ko po sa preheated kong oven sa gitna po yan ng 170 degrees Fahrenheit sa 20 minutes. Yan. After 20 minutes nga po ay tinusok ko na ng kutsilyo ang aking cupcake at wala na itong sumasama. Kaya yan ay luto na. Ayan, luto na. Pwede na tayo magtimpla ng cupcake. Kainan na.